Sa hirap ng buhay, nakilala ng isang CEO. Paano ko madiskubre niyang ito pala ay anak sa dating kasintahan? Alamin natin sa ating kwento. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hoy, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kay habang nakatitig sa kanyang kaklase na kasalukuyang nakaupo sa may bench malayo sa court. Maya-maya, bibigyan na tayo ng certificates. Tara na, hinahanap na tayo roon. Ha? Huh? Agad na pinunasan ng babae ang kanyang mga mata at humarap kay Kay. Hindi na lang siguro ako a-attend. Agad na napansin ni Kay ang pamamaga ng kanyang mata at ilong. Dahilan para maisip niya na marahil ay kanina pa ito umiiyak. Anong problema? Ba't ka umiiyak? Tanong ni Kay. Sabay hawak sa balikat ng kaklase. Kung okay lang sa'yo, pwede mo namang sabihin sa'kin. Naku, wag na. Bulong ng kaklase niyang ito sabay tayo. Hindi naman talaga tayo close. Nakakahiya naman kung pati ikaw mamumroblema sa problema ang meron ako. Sige na, pamimilit ni Kay. Ngayon ka pa ba mahihiya? Ilang taon na tayong magkaklase, oh. Hindi maitatanggi na kahit napakayaman at napakaganda ng batang si Kay ay hindi ito kailanman naging mapagmataas o mayabang sa mga taong nasa paligid niya. Eh kasi sila Victoria eh. Malungkot na bulong ng kaklase ni Kay. Wala namang problema kung inaasar nila ako na hindi ko naman deserve ang maging isa sa mga achievers ngayong SEM. Pero kasi minsan sumusobra na sila. Victoria, yung kaklase nating blonde yung kulay ng buhok? Pagtatanong ni Kay. Agad na tumangaw ang kanyang kaklase. Naku, walang problema. Gagawa natin yan ng paraan. Ha? Huh? Nagtatakang tanong ng mga kaklase. Wala ka naman sigurong gagawing masama, hindi ba? Hello, Kay. Masiglang bati ni Victoria habang inaayos ang kanyang bangs. You look so pretty today. Wait, bakit kasama mo yung girl na yan? Victoria, can we talk? Pagtatanong ni Kay. Just the three of us lang. Agad na napatingin si Victoria sa kanyang group of friends at napangisi. What for? Mataray na tanong ni Victoria. Magsa-start na yung pagbibigay nila ng certificates. Hindi ba pwedeng dito mo nalang sabihin? Fine. Maikling bulong ni Kay. Huwag na huwag mo nang uulitin yung ginawa mo kay Angel. Dahil kung hindi, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Agad na nanlaki ang mga mata ni Angel at napakapit sa braso ni Kay. Hindi niya inaasahan ang mga salitang binitawan ng dalaga. What? Tanong ni Victoria. What did I do ba? Wala naman akong maalala na ginawa kong masama sa girl na yan. Siguro para sa yun hindi yun masama. Pero para sa kanya, ibang epekto nun. Sagot naman ni Kay. Kaya please stop it na lang, Victoria. Why can't we just be happy na lang sa mga achievements ng bawat isa? Agad na napatitig si Victoria kay Angel mula ulo hanggang paa. Tila ba naaalala niya na maaaring ang tinutukoy ni Kay ay ang tungkol sa panlalait niya sa dalaga na hindi siya nararapat mapabilang sa mga achievers. Well, I am just stating the fact though. Depensa ni Victoria, sabay tingin sa kanya mga kaibigan. Masama na bang paglalahad ng facts these days? Aba, hindi ako na-inform. Anong pruweba mo na totoong hindi niya deserve? Tanong ni Kay, sabay hakbang papalapit kay Victoria. Sige nga, sabihin mo sa akin, please. Inikot na lamang ni Victoria ang kanyang mga mata at napangisi. Really, Kay? Natatawang bulong nito.
Baka kapag naglabas ako ng pruweba ay kainin ka ng lupa sa hiya. Agad na napatingin si Kay sa kaklase si Angel at nakita niya itong nakatungo. Alam mo, Kay, bulong ni Victoria sabay hawak sa balikat ng dalaga. We are good friends, right? We often hang out. Dahan-dahan niyang hinawakan ng buhok ni Kay at agad na biglang hinila. Aray ko, Victoria! Bulong ni Kay habang hinahampas ang kamay ni Victoria. Huwag mo akong sasabunutan! Alam natin pareho na kapag binangga ako ng kung sino man, ay mas malala ang babalik ko, right? Bulong ni Victoria. Kaya umayos ka, Kay. Kung ayaw mong makita si Satanas dito sa lupa, huwag na huwag mo akong tinatakot. Kay, tara na! Nag-aalala ang yaya ni Angel, sabay hawak sa balikat ng dalaga. Napangiti si Kay, sabay sabunot din sa buhok ni Victoria. Tigil-tigilan mo ng pambubuli sa mga kaklase natin kung ayaw mong mapatalsik sa honor roll. Pagbabanta ni Kay. Agad na napangisi si Victoria, sabay bitaw sa buhok ng dalaga. Anyways, congrats, Kay. Bulong ni Victoria, sabay bigayan ng peking ngiti. Alam kong matalino ka, pero sana next time kapag pipili ka ng kalaban, siguraduhin mong kaya mo. Maya-maya ay nagsimula na maglakad paalis ang grupo nila Victoria, dahilan para makahinganan ng maluwag si Angel. Ano ko ba naman, Kay? Nakakaloka ka? Bulong ni Angel, sabay hawak sa buhok niya. Kilala mo si Victoria, Kay? Walang sinasanto yun kapag napagtripan ka niya. Tugon ni Angel. Eh, sa kaso, ako ang napagtripan niya. Hindi yan, bulong ni Kay. Kapag nangyari ulit yon, akong bahala sa'yo. Salamat, Kay. Alam naman natin na hindi mo na kailangan gawin yon, pero ginawa mo pa rin. Nakangising bulong ni Angel. Ano pala yung mga kukunin mong subjects para sa susunod na SEM next week? Ay, teka. May listahan na ako ng mga subjects na ititake ko hanggang pagka-graduate ko eh. Sagot ni Kay. Sabay bukas ng kanyang bag. Ikaw ba? Anong ititake mo? Actually, nagbabalak sana ako na pareho tayo ng ititake. Ayos lang ba? Nag-aalala ang tanong ni Angel, sabay ayos ng kanyang buhok. Agad namang tumango si Kay. Dahilan para agad na pumalakpak si Angel sa saya. Tay! Sigaw ni Aston habang naglalakad papasok ng kanilang bahay. Oh, bigla-bigla kang sumisigaw riyan! Reklamo ng kanyang ama si Francisco habang suot ang kanyang reading glasses. Bakit ka ba nasigaw? Agad na inabot ni Aston ang isang certificate. Dahilan para mapangiti ang kanyang tatay. Nako, talaga napakagaling ng anak kong to. Nakangiting sambit ni Francisco, sabay yakap sa anak. Oy, Wilma! May anak na tayong scholar at Dean's Lister pa. Ay ano? Abay, napakagaling talaga ng anak kong ito. Tugon ni Wilma, nakakababa lang ng hagdanan. Sa akin ka talaga nagmana. Kaya hindi na nakakapagtaka. Anong sayo? Sagot ni Francisco, sabay pamewang. Sa akin kaya ito nagmana ng kagwapuhan at katalinuhan. Agad na napangiti si Aston habang tinitingnan ang certificate na kanyang hawak. Unang taon pa lamang niya sa kolehiyo ay random niya na ang hirap at kaibahan nito noong high school. Ngunit kahit ganon ay napagtanto ni Aston na kapag tayo ay nagsisikap, makukuha rin natin yung bagay na para sa atin. Hindi siya makapaghintay na graduate at makatulong sa pag-aaral sa kanyang mga kapatid. Lahat ng ito ay nakaplano na sa kanyang utak. Ngunit sabi nga nila, talagang mapagbiro ang tadhana. May mga pagkakataong darating ang mga bagay na hindi natin inaasahan, katulad ng pag-ibig. Hala, late na ako. Ito ang unang salita na sambit ni Aston noong pagkagising niya. Napatingin siya sa bintana at agad na nanlaki ang kanyang mga mata noong makita ang mataas na ang sikat ng araw.
Tumungo siya sa kanilang CR upang mag-toothbrush, maligo at magbihis. Kinuha niya ang kanyang bag at agad-agad na nagpaalam sa kanyang nanay na kasalukuyang nagsasampay. "Hoy, bakit ba madaling-madali ka?" sigaw ni Aling Wilma. "Basang-basa pa yung buhok mo, oh." "Malilate na ako, Nay," sigaw pabalik ni Aston habang tumatakbo papunta sa malapit na sakayan. "Anong pinagsasasabi ng batang yan?" bulong ni Wilma sa sarili. "Eh mamayang alas 10 pa naman ang pasok niya." Noong makasakay si Aston sa tricycle, ay agad niyang tsinek ang kanyang bag kung nandoon na ba ang ilan ng kanyang mga notebook na kakailanganin niya para sa pangalawang SEM. Noong makitang kumpleto naman, ay agad siyang napabuntong hininga at napasuklay sa kanyang buhok. "Sana wala pa si Prof," bulong ni Aston habang nakapikit. Maya-maya ay napansin niya ang unti-unti nang bumabagal ang takbo ng tricycle. Dahilan para mapatingin siya sa labas. "Ito ho yung bayad ko, oh," sambit ni Aston, sabay abot ng kanyang bayad. Bababa na ng tricycle at tatakbo patungo sa gate ng kanilang eskwelahan. Tila ba ay naging isa siyang action star sa mabilisan niyang pagtakbo patungo sa kanilang bagong room na nasa 4th floor pa. Ninais niyang gamitin ang elevator, ngunit pakiramdam niya ay mas mapapabilis ang pagdating niya sa kanilang room kung tatakbo na lamang siya gamit ang hagdanan. Nung makarating na siya sa room 145, ay agad siyang naghabol ng hininga at saka napasilip sa room. Kanyang napansin na wala rito ang kanyang mga kaklase, kaya agad na napakunot ang noo niya. "Mali ba ako nang napuntahang room?" tanong niya sa sarili, sabay upo sa isang mahabang upuan. Maya-maya pa ay napatingin siya sa katabing dalaga na kasalukuyang nagsusulat sa notebook. Nais niya sanang tanungin ito, kaso nahihiya na baka siya ay makaabala sa ginagawa ng dalaga. Kaya naman agad siyang napabuntong hininga at napatitig na lamang sa sinusulatan na notebook nito. "Kay Sir Angeles ka rin ba?" tanong ng dalaga. Agad na natauhan ng binata noong tanungin siya ng dalaga. Siya ay tumango at napatingin sa kaharap na room. "Siya yan, di ba? Kanina pa siya dyan." Nag-aalala lang tanong ni Aston. "Nag-aalala kasi ako na baka late na ako. Pero pagtingin ko sa loob, wala akong kilala ni isang estudyante. Kaya nagtataka ako." Napangisi ang babae sabay sarado ng kanyang notebook. "Turol naman na kapag wala kang kilala ni isa dyan, eh malamang kinuha na ng mga dati mong kaklase yung subject na to." Sambit nito. Dahan-dahan na patango si Aston at ngumiti. "Paano ko kaya malalaman kung dito talaga ako sa klase na to? Kasi ang alam ko, dalawa yung Mr. Angeles sa school na to eh." "Baka magkaklase tayo," tanong ng dalaga, sabay kuha ng papel sa kanyang bag. "Ito yung listahan ng mga estudyante ni Mr. Angeles, oh." Agad na tinitigan ni Aston ang papel at agad na napabuntong hininga nung makita ang kanyang pangalan. "Nandito nga yung pangalan ko," masayang bulong ni Aston, sabay balik ng papel sa dalaga. "Teka, bakit pala nasa labas ka? Na-late ka rin ba?" Agad na napabungis-ngis ang babae. Dahilan para magkamot sa noo si Aston. "Mamaya pa yung klase natin, after ni Mr. Angeles turuan yung mga nasa loob," sagot ng dalaga habang tinutupi ang papel na hawak niya. Agad na napahilamos na sa hiya si Aston. Hindi niya mapigilang matawa sa ginawa niya. Marahil, isa rin sa dahilan kung bakit ganito ang binata ay dahil kagigising lang niya. "Ako nga pala si Aston," pagpapakilala ni Aston sa kaharap ng dalaga. "Kay," maikling sagot ng dalaga. Agad na napakunot ng noo si Aston. Hindi niya alam kung Kay ba ang pangalan nito o ito yung tugon ng dalaga sa pagpapakilala niya. "Grabe miss, ang sungit mo naman," pabirong tugon ni Aston. "Nakikipagkaibigan lang eh." "Huh?" nagtatakang tanong ng dalaga habang inaayos ang kanyang bag.
Kay ang pangalan ko. Muling namula si Aston ang sabihin nito ng dalaga. Alam mo, mukhang inaanto ka pa. Maghilamos ka kaya? Doon o, sa comfort room? Natatawang bulong ni Kay. Stricto pa naman si Sir Angel eh, sabi ng mga kaibigan ko. Naku, kakagising ko lang kasi. Depensa ni Aston. Akala ko nga late na ako eh. Hindi pa pala nagsisimula yung klase. Muling napangiti ang dalaga at napatingin sa bintana ng kaharap na room. Habang katabi ang dalaga ay hindi maitanggi ni Aston kung gaano kaganda ang babaeng ito. Sa porma at pananalita pa lamang ay halatang mabait at nakakaluwag-luwag sa buhay ang aura nito. Hindi naiwasang mapangiti ni Aston nang mapagtanto na makakasama niya ang dalagang ito sa buong semestre. Hello, is this seat taken? Agad na napatigil sa pagbabasa si Kay nang makitang may matangkad na lalaking nakatayo sa harapan niya. Nais sana umupo ni Aston sa tabi ng dalaga, ngunit nahihiya siya na baka may kaibigan itong uupo sa tabi niya. Dahil dito ay napagdesisyonan niyang umupo na lamang sa bandang likod. No, agad na napangiti si Kay at nagpatuloy sa pagbabasa. Maya-maya ay umupo ng binata sa tabi nito. Dahilan para makaramdam ng konting ines si Aston. Psst! Huy! Agad na napatingin sa paligid si Aston. At noong may nakita siyang lalaking kumakain ng lollipop, ay agad siyang tumango at umiti. Lumipat ang lalaking kumakain ng lollipop kay Aston at umupo sa bakanting upuan sa tabi nito. Crush mo si Kano? Agad na nanlaki ang mga mata ni Aston. Ganun ba ka-obvious ang inis niya para mapansin ng ibang tao na naiinis siya? Hindi oh. Agad na sagot ni Aston. Ano bang pinagsasasabi mo? Agad na napataas ang kilay ng lalaki. Okay lang yan, hindi naman yan big deal. Tugon nito, sabay kain ng lollipop. Marami naman may crush sa kanin. Kaya wala namang pake ang mga tao kung pati ikaw ay magkakrush sa kanya. Imbis na gumaan ang loob ni Aston, ay lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Minsan na nga lang siya magkagusto sa isang babae, ay napakarami pang kaagaw. Maraming may crush sa kanya? Malungkot na tanong ni Aston. Agad namang napangisi ang lalaking kumakain ng lollipop. O diba, inamin mo rin? Tugon nito sabay tingin kay Kay. Oo, marami. Pati nga mga fourth year type rin siya eh. Paano ba naman kasi, hindi lang maganda at mabait, matalino pa. Panimula ng lalaki. Tapos mayaman at napaka-talented pa. Eh sino bang hindi magkakagusto sa kanya? Nang marinig ang mga salitang yon, ay lalong hindi gumanda ang pakiramdam ni Aston. Tila ba pakiramdam niya ay langit at lupa ang kanilang agwat. Dahilan para labis siyang malungkot. Ganon, maikling sagot ni Aston. May boyfriend na ba siya? Bawal pa. Maikling sagot ng lalaking katabi niya. Pero hindi natin alam. Baka meron na at hindi lang ipinapaalam. Anong ibig mong sabihin bawal pa? Tanong ni Aston. Ayaw ng mama at papa niya na magnobyo muna siya. Tugon ng kanyang katabi. Malamang ay dahil ito ang kanilang prinsesa. Kaya grabe ang pagprotekta nila. Kahit sino naman, di ba? Muling napabuntong hininga si Aston at napatingin sa katabi. Teka nga, ano pa ng pangalan mo? Tanong nito kay Aston. Ako si Aston. Jaime. Sagot ng lalaki, sabay tapik sa balikat ng binata. Agad na napatigil sa pagkain ng lollipop si Jaime nung may makitang grupo ng mga babae na paparating sa kanilang kinauupuan. Agad na nagtaka si Aston, kaya napatingin siya sa grupo ng mga babaeng naghahanap ng mauupuan. Parang dito yata sila uupo ah. Bulong ni Jaime kay Aston. Sino sila? Tanong ni Aston. Nais sanang ipaliwanag ni Jaime kung sino sila. Ngunit konti na lang ay makakarating na sila sa dako nila. Kaya hindi na lamang niya ipinaliwanag. Basta, malalaman mo rin naman. Bulong ni Jaime, sabay ayos ng upo.
"Hello, is this seat taken?" tanong ng babaeng naka-blonde. Agad na umiling si Aston at lumiti. "Nice!" Masayang sambit ng dalaga, sabay tingin sa kanyang mga kaibigan. "Girls, dito na lang tayo umupo!" Agad na pinuno ng magkaibigan ang hilera ng bakanteng mga upuan. "I'm Victoria, what's your name?" tanong ng dalagang katabi ni Aston. "Aston Pineda," nakangiting sambit ni Aston. "I like your surname." Balik nito sabay tingin kay Kay na kasalukuyang sumusulyap sa kanila. "I think it would suit my first name." Agad na nanlaki ang mga mata ni Jaime sa sinambit ni Victoria. Dahilan para matawa siya. Hindi alam ni Aston ang kanyang sasabihin, kaya tumawa na lamang siya habang nakatingin sa sahig. "Would you like to go on a cafe after this class?" tanong ng binatang katabi ni Kay. "No, thank you," sagot ni Kay habang nakatitig sa kinaroroonan nila Aston. Wala siyang ideya kung bakit nakakaramdam siya ng selos kahit hindi naman niya lubusang kilala si Aston. Marahil siguro alam niya na makapangyarihan si Victoria at lahat ng gusto nito ay makukuha niya agad. Lumipas ang isang linggo at sa hindi inaasahang pagkakataon ay natagpuan ni Kay na mag-isa lamang si Aston sa isang bench. Nang makita niya ito, ay hindi ito nagdalawang isip na tabihan ng binata. Kailanman ay hindi naranasan ni Kay ang ma-first move sa lalaki. Kaya bagamat ngayon pa lamang niya ito ginawa, ay alam niyang hindi niya ito pagsisisihan. "Hello!" Bati ni Kay sabay ngiti. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay biglang lumakas ang kabog sa dibdib ni Aston. "Good morning!" Bati ni Aston. Agad na napangisi si Kay. "Ano bang pinagsasabi mo dyan?" tanong ni Kay. "Hapon na. Bakit ba parang lagi ka yatang lutang kapag nag-uusap tayo?" Agad na natawa si Aston nang mapagtanto na hapon na nga pala. Marahil masyado na siyang nasilaw sa ganda ng katabing dalaga. Dahilan para makalimutan niya kung anong oras na ba. "Ay, oo nga no." Nahihiyang bulong ni Aston, sabay tingin sa mga halaman sa paligid nila. "Kamusta ang first week ng classes mo?" "Okay naman, masaya kahit papaano," sabi ni Kay, sabay tingin sa mga dahong nalalaglag. "Ikaw ba, okay lang ba yung mga kaklase mo sa ibang subjects?" "Oo, okay naman silang lahat," tugon ni Aston, sabay tingin sa dalaga. "Pero sa tingin ko, mas okay pa rin yung klase ni Mr. Angeles." Agad na natawa si Kay sa sinabi ng binata. Sa isang linggong pagtuturo ni Mr. Angeles, ay wala ni isang araw na sinayang ito. Agad silang nag-aral kahit na noong unang araw pa lamang ng term nila. Dahilan para magtaka si Kay kung bakit klase ni Mr. Angeles ang mas okay na klase para kay Aston. "Bakit naman kay Mr. Angeles?" natatawang tanong ni Kay. "Mahilig ka ba sa ganong uri ng teacher? Yung nakakatakot?" Agad na napalunok si Aston at napangisi. "Kasi nandun ka." Agad na nawala ang ngiting meron si Kay nang sambitin ito ni Aston. "Kasi nandun ka sa klase na yon." Ramdam ni Kay na parabang binuhusan siya ng malamig na tubig matapos marinig ang mga salitang yon. Hindi siya makapaniwalang sinabi ito ng lalaking katabi niya. Dahilan para matawa ito. "Anong nakakatawa?" tanong ni Aston. "Seryoso ko ah." "Wala lang. Kasi, bakit naman?" tanong ni Kay. "I mean, ano?" Napahalakak naman si Aston na mapansin na nagkakabuhol-buhol ang dila ng kausap na dalaga. "Ano bang gusto mong tanungin?" natatawang sambit ni Aston habang inaayos ang kanyang cup. "Di ko alam kung ano isasagot ko eh." "Wawa," sagot ni Kay. "Ikaw nga dyan, laging lutang kapag kinakausap ko eh." Nagpatuloy ang kanilang asaran hanggang sa hindi na nila namalayan na lumulubog na palang araw. Bagamat ay hindi pa sila lubusang magkakilala, ay hindi naging hadlang iyon upang makaramdam sila ng totoo at puro ang kanilang pagkagusto sa isa't isa.
Ilang taon din silang naging magkaibigan muna bago mapagpasyahan ni Aston na manligaw. Alam ni Aston na bawal pang magnobyo si Kay, kaya naman ipinailala niya rito na handa naman siyang maghintay. Ngunit sabi nga nila, kapag tinamaan ka ng pag-ibig, kahit gaano ka katalino, nagiging bobo ka. Kaya isang araw, napagpasyahan na ni Kay na sagutin si Aston kahit bawal pa siyang magnobyo. Nagliligpit na noon si Aston dahil matatapos na ang kanyang shift sa coffee shop na pinagtatrabahuan niya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Noong kanyang i-check ay tila ba lahat ng pagod niya ay biglang nawala. Noong mabasa niya ang pangalan ng taong nagme-mensahe. Aston, sinasagot na kita. Basa ni Aston sa mensahe ni Kay. Naks naman! Biglang tinusok ni Jaime ang tagiliran ng kaibigan. Dahilan para magulat ito. Grabe ngiti ah! Sino yan? Simula nung naging magkaibigan ang dalawa, ay inaya na rin ni Aston si Jaime na magtrabaho sa coffee shop dahil hiring pa sila ng isang waiter. Kahit mayaman si Jaime, ay pumayag siya dahil gusto niyang matutunan kung paano kumita ng pera na mag-isa. Ano namang candy yung kinain mo? Amoy kape. Reklamo ni Aston. Baliw, uminom ako ng kape. Siyempre, sinusuportahan ko tong coffee shop na pinagtatrabahuan natin. Sagot ni Jaime. Baka mamaya magpalpitate ka na naman ha, sinasabi ko sa'yo. Paalala ni Aston. Pangalawang kape mo na yan ngayong araw. Napakabait naman ng best friend kong ito ah. Asar ni Jaime, sabay yakap sa kaibigan. Oo na. Natatawang bulong ni Aston. Magpapalit na ako ng sapatos, tumabi ka dyan. Ay oo nga pala. Dadaan ba rito mamaya sina Angel at Kay? Tanong ni Jaime, sabay hubad ng apron. Pinilit ni Aston na hindi magpakita ng ngiti noong sinambit ni Jaime ang pangalan ni Kay. Walang nakakaalam na naliligaw si Aston kay Kay, maski si Angel at Jaime. Ang alam lang naman ng karamihan ay magkaibigan ang apat na ito. Hindi ko alam eh. Sagot ni Aston sabay tanggal ng sapatos. Oo nga pala. Sino nga ba yung nag-text sa'yo at grabe ngiti mo? Tanong ni Jaime, sabay pulupot ng kanyang dalawang braso sa isa't isa. May ka-MU ka, no? Baliw, wala. Depensa ni Aston, sabay ngiti. Kayo ni Angel ang dapat tanungin ko. Okay naman kami ni Angel. Sobrang talino niya, grabe. Bulong ni Jaime. As in, hindi kami nauubusan ng topic. Kaya nga ang saya niyang kasama eh. Ewan ko ba dyan ka Victoria kung bakit inaaway niya yung dati? Ang bait-bait naman nun. Alam naman natin na ganun talaga si Victoria, di ba? Sagot ni Aston. Ewan ko ba? Anak yata yun ni Satanas eh. Dagdag pa ni Jaime. Subukan lang talaga niya saktan ulit si Angel. Ako makakalaban niya. Ay, ang tapang naman. Natatawang bulong ni Aston sabay suot ng bag. Ikaw ba, pre? Sure ka bang wala ka ng crush kay Kay? Tanong ni Jaime. Oo naman. Halata namang ang hirap niya abutin eh. Pagsisinungaling ni Aston. Baliw, hindi nga natin in-expect na magiging kaibigan natin eh. Sabat naman ni Jaime. Sino ba mag-aakala na magiging kaibigan natin ang isang Kay De Silva? Wala, hindi ba? Pero heto na tayo. Kasama natin siya bawat gala at bawat lakad natin. Deserve ni Kay yung taong iingatan at pagpapahalagahan siya. Pagdadrama ni Aston. Agad na napangiti si Jaime at tinapik ang balikat ng kaibigan. Parang dinidescribe mo naman ang sarili mo, pre. Sambit ni Jaime. Pero pre, para lang sa kaalaman mo ha. In case lang na gusto mo pang gumawa ng paraan. Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo na may rumor na may maniligaw daw si Kay. Panimula ni Jaime. At balita ko ay parang type rin niya yung lalaki. Nagkukunwari lamang na nagulat si Aston kahit na alam niya na ang tinutukoy ng chismis ay walang iba kundi siya. Ang swerte naman ng lalaking yon, no? Bulong ni Aston. Ginayuman niya siguro si Kay.
Huy, ang sama ng ugali mo ah. Galit na tugon ni Jaime. Malay mo naman ay talagang okay yung lalaking yun. Kaya nagkagusto dun si Kay. Natatawa na lamang si Aston sa loob ng kanyang isipan habang pinapakinggan ang mga kwento ni Jaime. Hindi siya makapaniwalang hanggang ngayon ay wala pa rin may ideya na siyang tinutukoy ng mga tao na manliligaw ni Kay. Good morning, Kay! Bati ni Victoria sa dalagang nagla-laptop. Nang makita ni Kay si Victoria, ay agad niyang isinarado ang kanyang laptop. Agad na napangisi si Victoria sa ginawa ng dalaga. Good morning din! Bati ni Kay. Tinitignan lamang siya ni Victoria ng may halong pang-aasar. Ang bilis namang magsarado ng laptop, may tinatago? Ano namang itatago ko? Tanong ni Kay. Ano pa nga ba? Pang-aasar ni Victoria. Gusto mo ako pang magsabi? Agad na nakaramdam ng kaba si Kay sa mga salitang binitawan ni Victoria. Akala mo ba hindi ko alam yung sekreto mo? Pagbabanta ni Victoria. Alam natin pareho na oras na lumabas to. Siguradong hindi maganda ang magiging tingin sa'yo ng magulang mo. Ano bang problema mo, Victoria? Inis na tugon ni Kay. Ikaw, matipid na sagot ni Victoria. Wala lang. Gusto ko lang pagtripan ka since masyadong maganda yung image mo sa school na to eh. Wala namang masama kung dudungisan natin ang slight, diba? Nakangising dagdag ni Victoria. Hindi na napigilan pa ni Kay ang inis na nadarama. Kaya ay napagdesisyon na lamang niyang ligpitin ang kanyang laptop at lumabas ng room. Ngunit noong lalagpasan na sana niya si Victoria, ay biglang hinawakan nito ang braso niya. Naiwan mo yung iPad mo sa my library! Bulong ni Victoria habang hawak-hawak ang iPad na inilabas niya sa kanyang bag. Sa dinami-dami ng pwede mong gawing password, birthday pa talaga ni Aston? Agad na namutla si Kay nang marinig ang mga sinambit ni Victoria. Alam niyang pag-uwi nito ay marahil makarating na sa kanyang mga magulang ang balitang ito. Nung makauwi siya ng bahay, ay dahan-dahan siyang naglakad papasok ng gate. Agad na napakunot ang noon niya nung may kinakausap ang kanyang tatay na hindi pamilyar na lalaking nakasuot ng black shirts at pants. Dahil dito ay napagdesisyon na niyang maglakad ng dahan-dahan at makinig sa usapan nila habang nagtatago sa likod ng puno. Ilagay mo yung hikaw ni Kay sa wallet ng Aston. Agad na nanlaki ang mga mata ni Kay nang marinig ang pangalan nilang dalawa. Oo, huwag kang masyadong maingay, baka may makarinig sa'yo. Bulong ng tatay ni Kay. Iyon yung unang plano. Mahalaga kay Kay ang dalawang pares ng hikaw dahil bigayan ng mama ko bago siya mamaalam. Kapag nakita niya ang pares nito sa wallet ng kanyang nobyo, malamang magagalit yun. Eh, sir, paano kung hindi naman magalit si Kay? Tanong ng lalaki. Eh, di proceed tayo sa pangalawang plano. Bulong ng tatay ni Kay. Ipapasunog natin yung bahay at negosyo ng pamilya niya. Agad na napahawak sa bunganga si Kay na marinig ang utos ng kanyang ama. Tila ba'y wala siyang choice kung hindi tuluyan ng iwan si Aston dahil ayaw naman niyang madamay pa ang pinagkakakitaan ng pamilya ng kanyang nobyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kayo na pala? Bungad ni Jaime nung makita ang naglalakad ang kaibigan sa hallway. Sino nagsabi sa iyo na kami na? Pabirong tugon ni Aston. Nakukalat na sa buong school na kayo na. Agad na patigil sa paglalakad si Aston ang sabihin ito ng kaibigan. Tol, palagay naman ng bag ko sa room. Ingatan niyo yan ha. Nandyan ang wallet ko. Sambit ni Aston bago nagtakbo palayo. Noong nilapag ni Jaime ang bag ni Aston sa kanyang upuan, ay agad na itong umalis ng room at sinundan ng kaibigan. Samantala, sumenyas naman si Victoria sa isang lalaking nakaitim na maaari na siyang pumasok at ilagay ang isang pares ng hikaw sa wallet ni Aston na nasa loob ng kanyang bag. Thank you, ma'am. Hindi ko alam nakasabot ka rin pala. Bulong ng lalaking nakaitim kay Victoria bago maglakad papalayo. Siyempre, malaki yung bigay eh. Sino ba naman ako para mag-no? Sabit ni Victoria habang nakatingin sa labas ng room.
Nung makita ni Aston ang dalaga sa bench na madalas niyang puntahan, ay agad itong nagtatakbo upang yumakap dito. Hindi napigilan ni Kay na mapagulgol noong tuluyan ng mayakap ang binata. Walang nasabing kahit na ano si Aston dahil hindi rin niya alam kung ano ba dapat ang kanyang sasabihin. "Aston, nakita mo ba yung hikaw ko?" tanong ni Kay habang hawak-hawak ang hikaw sa kabila niyang tenga. "Hindi ko kasi mahanap eh. Hindi ko alam eh, kailan ba nawala?" tanong ni Aston habang hawak-hawak ang likod ng nobya. Pansin niyang kailangan nito ng inumin, kaya inaya niya ito na pumunta sa kantin. "Dahan muna tayo sa room, kukunin ko lang yung wallet ko, tapos bili tayo ng inumin, okay?" bulong ni Aston. "Pagsubok lang to, kakayanin natin to, okay?" Agad na tumayo si Kay. Nagtungo ng dalawa sa room nila. At laking gulat nilang dalawa, noong pagbukas ni Aston ng wallet, ay nandoon ang isang pares ng hikaw ni Kay. "Hikaw ko yan ah!" Nanlaki ang mga mata ni Aston noong makita ang hikaw ng nobya sa loob ng kanyang wallet. Nagkatinginan silang dalawa. "Aston, ano ibig sabihin nito?" Inis na bulong ni Kay. Buti na lamang at wala pang tao sa classroom nila, dahil kung hindi, ay mas nakakahiya ito para kay Aston. "Hindi ko alam kung bakit may ganyan dyan," bulong ni Aston. "Maniwala ka, Kay. Hindi ko magagawa yan. Bakit naman kita nanakawan?" "Alam mo, siguro nga tama sila," panimula ni Kay bago mangilid ang kanyang mga luha. "Siguro nga tama sila na hindi kita dapat pinili." "Ano?" nagugulo ang tanong ni Aston. "Kay, naging magkaibigan muna tayo bago naging magnobyo. Bakit mo nasasabi sa akin yan? Susuko ka na ba agad?" "Tama nga sila. Katulad ka din ng iba na mukhang pera," sigaw ni Kay. Hahakbang na sana siya palayo, ngunit biglang lumuhod si Aston sa harapan ng dalaga habang nagmamakaawa. "Please, please, huwag mo kong iwanan, Kay," naiiyak na bulong ni Aston. "Gagawin kong lahat, Kay, para lang maging pasado sa standards ng pamilya mo. Please, huwag mo lang akong iwan." Kahit anong pagmamakaawa ni Aston ay hindi pinakinggan ni Kay. Naglakad pa rin ito palayo ng classroom. Bawat hakbang na tinatahak ni Kay ay tila basaksak sa puso ni Aston. Labis siyang naapektuhan sa ginawa ng dalaga. Kaya hanggang pagtanda ay tila ba nadala niya na ang sama ng loob sa dalaga. Sa paglipas ng maraming taon ay unti-unti nang nalugi ang negosyong meron ng pamilya ni na Kay. Tila ba hindi sila nakasakay sa umaagos na pagbabago sa loob ng business, dahilan upang malugi ang kanilang mga binibentang sapatos. Dahil dito, ay napilitan silang ibenta ang malaking share sa isang secret investor. "Dad, sigurado kayo na hindi illegal ang business ng taong to, ha?" bulong ni Kay sa kanyang tatay habang naglalakad papunta sa isang restaurant. "Of course not," bulong ng kanyang tatay. "Desperado tayo maiaho ng business, pero alam ko naman yung hangganan." Noong makarating na sila sa restaurant, ay agad nilang hinanap ang table 32. Noong masilayan nilang may lalaking nakaupo rito na nakatalikod, ay agad na silang naglakad papunta rito. "Good evening, mister." Natigilan sa pagsasalita si Kay noong makita ang mukha ng lalaki. "I'm sorry, mali ata kami nang napuntahang table." Aalis na sana si Kay, ngunit biglang bumulong ang lalaki. "No, tama lang." Malamig na bulong nito. "Ako ang bibili ng shares ng kumpanya ninyo." Nung muling magtama ang paningin nila, ay ramdam ni Kay na napakalaki na nga ng pagbabago nito. Hindi na puno ng saya ang mga mata nito katulad ng dati. Kahit ang tatay ni Kay ay halos atakihin sa puso nang malamang si Aston nito. "Nice to meet you again, Miss De Silva," matamlay na bulong ni Aston. Dahil nag-invest ng malaki si Aston sa kanilang kumpanya, ay nagkaroon na siya ng malaking parte sa pagdidesisyon. Kinailangan na nilang ikonsulta sa kanya ang mga kontratang pinipirmahan ng mga proyektong sisimulan bago o ipanukala ito. Simula nung iniwan siya ni Kay noong kolehiyo sila,
ay tila ba naging galit na sa mundo ang binata. At ang galit na ito ang nagsilbing daan upang makapagtapos siya ng kolehiyo at magpursige na magtagumpay sa larangan ng business. Siya nang namamahala sa business ng kanyang tatay at pinalago niya ito. Dahilan para yumama ng kanilang pamilya. Sir, kukunin ko lang po sana yung kontrata po. Tanong ng isa sa sekretarya ng business nila Kay. Anong kontrata? Malamig na tugon ni Aston. Wala pa akong natatanggap na kontrata ngayong araw. Wala pa bang binibigay po si Madam Kay? Tanong ng sekretarya. Kahit kailan talaga. Bulong ni Aston sabay hilot sa kanyang ulo. Hindi talaga maaasahan yung babaeng yan. Napatayo sa kinauupuan si Aston at nagsimulang maglakad patungo sa office ni Kay. Nang buksan niyang pintuan, ay nalaman niyang hindi pa ito dumadating. Nang may marinig siyang takong na hinahampas, ay agad siyang napatingin sa hallway. Doon ay nakita niyang tumatakbo papalapit sa kanya. You're late again! Inis na bulong ni Aston. Kailan ka ba magtatanda? I'm sorry, Aston. Hinihingal na bulong ni Kay. You forgot to include, sir. Masungit na tugon ni Aston. I'm sorry, Aston. Pag-uulit ni Kay. Wala namang magagawa yung sorry mo kung paulit-ulit mo lang gagawin. Pahabol ni Aston bago maglakad palayo. Ilang linggo na lumipas, ngunit wala pa rin nagbabago sa pakikitungo ni Aston. Marahil dahil lagi pa rin nalilate ang dalaga. At marahil, galit pa rin ito sa ginawa ng dalaga sa kanya noong kolehiyo pa lamang sila. Musta, pare? Bungad ni Jaime noong tawagan siya ni Aston. Nakaka-stress. Bulong ni Aston habang nakatitig sa may bintana. Bakit? Dahil nandyan si Kay at yung pamilya niya? Tanong ni Jaime. Hindi lang dun. Napaka-unprofessional talaga nila. Inis na bulong ni Aston. Ikaw naman kasi, sinabihan na kita na huwag mo nang ituloy yan, pero itinuloy mo pa rin. Natatawang bulong ni Jaime. O paano, inuman na lang tayo dito sa amin mamaya. Pwede naman, kumusta si Angel? Diba sabi mo naglilihi siya sa kakanin? Magluluto ang mama ko, magdadala ako dyan mamaya. Tugon ni Aston. Ay wow, sige pare, salamat. The best ka talagang kumpare. Bulong ni Jaime. Pakamusta na lang ako kay tita ha. Babalik na muna ako sa trabaho. Napakarami ko pang tatapusin na paperwork. O sige sige, bye. Maya maya ay ibinabana ni Aston ang kanyang telepono at nagpatuloy sa pagbabasa ng mga papeles. Noong mapansin niya na wala pang pirma ni Kay ang isang kontrata, ay agad siyang napahilamos. Ano pang problema nitong si Kay? Tanong niya sa sarili, sabay tayo sa kanyang upuan. Nakatungo siya sa labas ng kanyang office at nang may pansin na may kausap sa telepono si Kay, ay agad siyang napatigil sa paglalakad. Okay, sweetheart. Love you. See you. Bulong ni Kay sabay lakad palayo ng kanyang office. Oras ng trabaho pero labas ka ng labas? Tanong ni Aston sa sarili habang sinusundan ng dalaga. Noong sumakay ito ng taxi, ay agad din siyang pumara sa isang taxi upang sundan ito. Labis na nagtaka si Aston nung tumigil ang sinasakyang taxi ni Kay sa harapan ng ospital. Sinong may sakit? Alalang tanong ni Aston. Madali siyang nagbayad at naglakad papunta sa loob ng ospital. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaba habang sinusundan ng dalaga. Kahit naman puno ng galit ang puso niya ngayon, ay hindi maitatanggi na minahal niya ng sobra si Kay. Noong pumasok sa room 324 ng dalaga, ay dahan-dahan siyang naglakad patungo rito. Noong mapansin na hindi ito nasarado ng maayos, ay naisipan ni Aston na sumilip upang makita kung sino ang nasa loob nito. Laking gulat niya na may makita siyang isang bata na kahiga at kamukhang-kamukha niya ito. Ash, konti na lang makakalabas ka na ng ospital. Masayang bulong ni Kay. Nagsupli naman ang matamis na ngiti ang bata. Makakanood na po tayo ng cartoons habang kumakain ng popcorn? Tanong ng bata. Agad na tumayo si Kay habang pinupunasan ang kanyang mga luha.
Magiging maingat na tayo by this time, okay? Ayaw na ni Mama na magkaroon ka ulit ng dengue, okay? Bulong ni Kay. Hindi alam ni Aston kung bakit kitang-kita niya ang sarili sa batang nakahiga. Noong hindi niya sinasadyang magalawang pintuan, ay agad na napatingin sa pintuan ng mag-ina. Nanlaki ang mga mata ni Kay na makita si Aston sa pinto na umiiyak. Aston? Anong ginagawa mo? Hindi na pinatapos ni Aston sa pagsasalita si Kay dahil agad niya itong niyakap. I'm sorry. Bulong ng binata. Hindi alam ni Kay kung bakit humihingi ng tawad ang binata. Kung tutuusin, siya dapat ang humingi ng tawad matapos niyang gawin ang lahat ng iyon sa binata. Ako dapat ang mag-sorry. Nagsimula ng mangilid ang mga luha ni Kay. Dahil iniwan kita. Dahil hindi ko sinabi sa iyo ang ama ka na. Kumala sa pagkakayakap si Aston at hinawakan ang mukha ni Kay. Bagamat natatakot, ay sinubukan pa rin itanong ni Aston ang mga salitang nais niyang sabihin noon pa man. May bago na ba? Tanong ni Aston. Wala. Walang bago. Bulong ni Kay, sabay hawak sa mga kamay ng binata. Babawi ako. Bulong ni Aston, sabay halik sa noon ng dalaga. Ako dapat yan. Huwag mong sasabihin yan. Natawang bulong ni Kay. Maya-maya, ay natuon naman ang atensyon ni Aston sa batang nakahiga. Agad niya itong niyakap at inulanan ng maraming halik. Matapos ang madamdaming tagpong iyon, ay tuluyan ang nagpakasalang dalawa at namuhay na masaya, mapayapa at masagana. Ang kwento ni Kay at Aston ay patunay lamang na kapag ang dalawang tao ay para sa isa't isa, darating talagang pagkakataon na magkakaroon tayo ng oportunidad upang magsimulang muli. Kapag dumating ang panahon na yon, nakasalalay na sa atin kung ano ba ang mas gugustuhin natin gawin sa pangalawang pagkakataon. Ilalaban pa ba? O isusuko na? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!